Hello mga kakasina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kasina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So para sa ating recipe for today, nag-drain lang po tayo dito ng 1 can or 850 grams nitong fruit cocktail. So i-drain lang natin yan at isi-set aside muna natin to bago i-disregard na po natin yung kanyang syrup dahil magiging maasim po yung kakalabasan ng ating recipe kung isasama pa natin to. So itong fruits lang po yung isi-set aside natin bago umpisahan na po natin ang ating recipe for today. Sa isang kasirola or sa isang lutuan, ilagay lang po natin dito yung 5 tablespoon of cassava starch, and take note po na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. So kapag nailagay na natin yung ating 5 tablespoon ng cassava starch, ilagay na rin po natin dito yung ating evaporated milk. So dalawang batch ko siya inilagay para matunaw po muna yung ating starch and hindi siya mamuo or magdikit dito sa bottom ng ating pan. So, dalawang lata po na tig 370 ml na evaporated milk yung inilagay natin dito. At continuous ko po siyang hinahalo hanggang sa makita ko talaga na natunaw na yung ating cassava starch. After nyan, maglagay na rin po tayo dito ng 1 can or 390 grams of condensed milk, and then pwede na po nating buksan yung ating apoy sa ating kalan over high flame and hihintayin lang po natin na uminit yung ating mixture. So kapag nakita ninyo na medyo nagbabubbles na yung ating mixture and mainit na po iyan, pwede na nating hinaan yung apoy sa ating kalan at maglagay na po tayo dito ng konting vanilla essence at 1 tablespoon ng butter. So, makaka-add po yan ng flavor, and maya-maya po ay makikita ninyo na ganito na yung consistency ng ating cream mixture. So, kapag nakuha na natin yung ganitong consistency, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at ready na po tayo sa pag-assemble ng ating recipe for today. Para naman po sa pag-assemble ng ating recipe, meron po ako ditong tig 500 ml na microwavable tub, and ganito po yung ginawa kong layering ng ating recipe. Pero nasa sa inyo kung gaano kalaki yung inyong lagayan and kung ano rin po yung inyong paglalagyan. So una, naglagay lang po ako ng konting cream mixture na ginawa natin kanina. And kung mapapansin ninyo na ganyan yung kanyang consistency, eh para kasing ginawa ko siyang parang all-purpose cream na style. Hindi makapal yung consistency and hindi rin po siya sobrang labnaw. After nyan, kapag nailagay na natin, meron po tayo ditong graham crackers na dinip ko lang siya sa water. Pwede kayong gumamit ng evaporated milk, pero yung tipid version, pwede na pong tubig yung gamitin natin. So gagamitin lang natin yan para mag-stick lang siya dito sa ating microwavable tub. After nga nating mailagay yung first layer na ating graham crackers, naglagay lang din po ulit ako ng cream mixture, and nasa sa inyo na po kung gaano kakapal yung gusto ninyo or gaano karaming layering. So ako po, ganito lang, and hindi ko talaga siya dinadamihan para maging balanse naman yung lasa ng ating recipe. Hindi naman siya over sa mixture. So kapag nailagay na natin yung mixture, ito naman po yung sinet aside natin kanina na fruit cocktail. So naglagay lang ako dyan at least 1.5 tablespoon. Tapos pinatungan ko po ulit ito ng graham crackers at naglagay po ulit ako ng cream mixture at fruit cocktail. And then mga kakusina, kapag naging ganito na po at nagawa nyo na yan lahat, naglagay lang po ako nung sobra-sobrang mixture kasi meron pang natira. So nilagyan ko lang siya, parang dinrizzle ko lang sa ibabaw. And alam nyo ba na sobrang bilis lang mag-set ng ating recipe. Hindi siya magsiset na para ba siyang may gulaman or may jelly powder. So makikita nyo yan mamaya kapag pinalamig na natin to, kasi ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-creamy yung kinalabasan ng ating recipe. So ililayer ko lang to lahat mga kakusina, and then after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy, fruity na dessert recipe. At ayan na nga mga kakasina, once na nag-set na po yung ating recipe, ganyan po yung kanyang magiging itsura. So this time, pwede na po natin yung tikman. At ayan na mga kakasina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na fruity graham cream cake. Kung nagustuhan mo yung ating video,
Please like and share this video at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na rin yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. And mga kakusina, kung isa ka din pala sa dessert lover, say hi Angel sa ating comment box section. Yun lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. Tingnan nyo siya, hindi siya ganun kakapal yung consistency. So, para talaga siyang cream lang na inilagay natin dito sa ating recipe. So, tipid lang kasi hindi na tayo gumamit ng all-purpose cream. So, yun lang ulit mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video.